Hello! Magandang magandang hapon sa ating lahat. Naku, eto na naman tayo. Tuesday na naman, isa na namang napakainit at sumasagitsit na interview ang aming ibibigay sa inyo, no, sa totoo lang. Parang hindi to mga bagay sa panahon ngayon, sa estado ng panahon. Mainit, tapos makalimlim, tapos mamaya biglang umuulan. Kaya ewan ko ba itong boses ko, parang nangangarag na naman. Pero importante, fresh pa rin tayo. Charot! Nako, tumutok lang kayo ha, huwag niyo itong bibitawan, itong aming FB page, no? Ang Abante News Online at YouTube channel namin, Abante Radio Tabulitista at Abante News sa aming TikTok, dahil talaga namang bonggang-bongga ang aming mga interviews, lalo sa mga sexy stars ng Viva Max at ng Viva Films. At nako, garantisado na ang mapapanood nyo ngayon ay talaga namang saksakan ng init, saksakan ng kalandian, saksakan ng walang kawawaang chikahan. Dito lang po yan sa aming show kung saan walang atras sa telling sa chika, super galing ang Abantel. Liling! And this is your host, Ray Not So Fresh Today po, mahalo. Charot. Palagi ka sa akong puyat dahil sa aming live show sa Polaris Sky Lounge, kumakanta po ako dyan. Dahil natapos kami ng mga alas 12, minsan 12:30, and then pagpunta sa bahay, magpapahinga, magbabrowse ng mga isinulat at isusulat sa social media, hindi saka lang matutulog. Okay, without further ado, isa na naman talaga naman magpapaunat sa mga alaga ng mga kalalaki ng mga manyakol. Napaka-sexy, napakaganda mula sa pelikulang Pabuya. Ah, di ba na pinagbibidahan ni Frankie Russell at ni Diego Loizaga? Ang talaga namang nag-aapoy sa kagandahan at kaseksihan. Andrea Garcia! Hello po! Thank you so much for having me. Hi Andrea, napakaganda mo naman, napaka-sexy. Talagang meron ka talagang pa-spaghetti strap. Sandali lang naman. But ready, hindi mo naman ready na po. Ba't hindi mo naman sinabi, dapat sana nag-panty na lang ako dito habang ako at taka gano'n na lang ako habang nagchichikahan tayo, di ba? Ganon. Let's go! Pwede, maghubad na. Pwede ba gano'n gawin natin habang nagchichikahan tayo, naka gano'n lang tayo? O sige po, ito na, game. Charot! Hindi ba, let's susunod gawin natin, naka gano'n tayo, chika lang tayo ng chika, di ba? O sige po, abangan ko yan. Ang magtatanggal ng kamay, hindi ba may fine ang 100? Ganon! O kaya 500 para mas malaki-laki. Kunwari, natawa ako, tapos napaganon ako, ay, naku, 500. Ganon. Pati ang viewers, 500 na 500 doon. Correct, correct. Gawin kaya natin yan. Sige, naku, binigyan natin sila ng ano, binigyan natin sila ng idea. Sana ginawa na lang natin ngayon. Gusto mo gawin natin ngayon, nakaganon lang tayo. Ikaw ka ba? Game. O sige, patayin natin ang cam muna at magtanggalan. Sure ka ba? Pwede pa to dito? Oo naman, may takip naman eh. Patayin muna yung camera mo, girl. O sige, lalaban ako dyan. O, laban tayo, Chuck. O, wait lang ha. Sandali lang. Sir Idil, pwede ba kami nakaganito lang? Ha? Ayan na, ready na ako. O, ako rin, ready na ako. Ay! Ikaw. Baka maloka sila. Ito na. Baka. Oo, di ba? Ganyan. Talaga nagpakas... Ayan na! Hoy, pwede ba tayo sa ganito, Sir Idil? Bawal na tayo. Nakawag na magbisa tayo, baka maano ay tayo, no? Welcome to Viva Max. O, oh, ganyan, di ba? Okay, sa susunod na natin. Okay, bye. Patikim lang muna tayo dyan. Sir Edil, ano ba? Hello? Okay na po. Ayun, okay. Baka maloka kasi ang Viva. Ayan na. Gora-gora, gani-gani lang muna. Patikip lang muna natin yan. Subukan natin yan one time na nakabralang or something. Anyways, Andrea, nakailan mo ngayon palang natutuwa ako sa pagiging baliw mo, no? Sa pagiging loka-loka mo. Pagiging babaeng bakla, pagiging ano bang tawag dito?
Parang Lokaret, parang ganun, anything goes, mga ganun. Saludo ako sa iyo dahil gusto ko ang mga ganyan tao na walang, hindi naman sa walang pakialam, kundi nag-e-enjoy lang, baliwan lang. Bakit naman natin siseryosohin ang buhay kung hindi naman tayo naapektuhan ng bonggang-bongga o kung naapektuhan man tayo? Dapat ba tayong makipag, ano, dapat ma-depress? Di ba hindi naman? Tama ba, Andrea? Tamang-tama, 100%. Uy, teka muna, bago natin pag-usapan ang yung pelikula, Pabuya, maalam ko lang, paano ka nagsimula sa showbiz at paano ka napasok sa Viva? Sa Viva Films, kasi parang hindi ko masyadong narinig ang pangalan mo. Pardon me, ha? Sorry for that. Oh, it's okay. Actually, I'm very new to Viva. Mga ilang buwan pa lang. A few months. Wala pang 6 months. Four or five. My grandma has always been in showbiz, Marisa Delgado. Oh! Yes. Okay. Ano, bata pa lang ako. Sumasama na ako sa mga taping nila. Be Careful With My Heart or yung kila Liza. So, na-expose na ako sa ganung industriya. And sinabi ko na sa kanya na gusto ko rin talaga mag-artista. Kaya every summer, sinasama niya kami sa mga workshop. Ni-workshop niya kami ng mga acting, singing, dancing, lahat na para daw, ano, X-Factor. Tapos, alam naman ng grandma ko and ng family ko na showbiz naman talaga passion ko. Pero parang nawala sa pag-iisip ko, lalo na nung nag-pandemic. As in, dead man, estudyante na lang. Hanggang sa isang araw, napastok ako sa Instagram ni AJ Raval. Ito na yung umiinit na yung Viva Max. Tapos, nakita ko sa bio niya, yung RM ko, road manager ko, si Kuya John Navarro. Sinearch ko yung pangalan ni Kuya John, tapos nag-message ako na gusto ko po mag-artista kahit anong role game ako, mapapatunayan ko po na magaling akong artista, ganyan-ganyan. Hanggang sa in-invite niya na ako mag-audition kila Boss Vic, at yun, na-offer naman ako ng contract. At talaga 4 months, four months ago ka palang... 4 to 5, yeah. 4 to 5 months. So yun ang first time mong sumalang sa acting. Yes, as in, no modeling experience, walang commercial, walang kahit ano, Viva Max na agad. At sige, bago tayo pumunta dun sa iyong image, sabi mo, grandma mo si Marisa Delgado. Ang kakilala ko lang anak ni Marisa, si Avon. Tita Avon, yes. My dad is yung kapatid po ni Tita Avon. Ah, okay. Dalawa lang sila magkapatid, hindi ba si Avon at saka yung, tama ba ako? Opo. Dalawa lang sila magkapatid. Ano pangalan ng dad mo? Kevin Delgado. Oh, si Kevin, yes. Si Kevin, hindi siya nag-artista ba siya for a while? Kasi si Avon, nag-artista siya for a while, pero mas nag-concentrate siya sa business, doon sa promotion ng, best Opo. Promotion business ng lola mo. Opo. Same goes with my dad. Parang pinasok lang nila, pero mas business talaga yung tinutukan nila. Bakit ang lakas ng charisma hatak sa iyo ng showbiz? Okay, nandoon na tayo dahil sa na-expose ka. And Opo. Ngayon kahit ano, game pwede. Opo. Sa akin yung showbiz, hindi ko alam eh, parang nung nagsisimula akong nakikita ko yung nag-a-acting sila, yung iba-ibang character, tapos pag nanonood ako ng movie, as in, pinagmamasdan ko paano sila umarte. Doon ko talaga na-appreciate yung showbiz. Hindi talaga sa, ano eh, hindi siya sa fame, hindi siya sa pera. As in, yung craft ng acting. Kaya kahit for the past few months, puro small role, as in, na-embrace ko siya kasi yung sobrang, yung mismong craft ng acting yung na-enjoy ko talaga. Okay. Nung sinabi mong mag-aartista ka, I'm sure nag-okay sila. Pero nung sinabi mong, nung malaman lang naguhubad ka, ano naging reaction ng mami, ng tita mo at yung daddy mo? Actually, nung pumunta po akong Viva office, tapos nag-sign na yun ng contract, wala po silang alam. Nalaman na yun ng dad ko and everybody else, nung lumabas na yung pinakaunang project ko na iskandalo, yung kila AJ Raval, doon lang nila nalaman. Talaga? Tapos nakita, hindi pa nila napapanood ang mga pelikula mo? I hope not. Pero ano naman, yung ibang family ko, syempre,
proud kahit sex, sobrang sexy yan. My dad, sobrang strict ng dad ko. Imagine growing up, hatid sundo, laging bantay. All girls school pa ako nilagay ng high school, tapos nagulat na lang siya, nagkumbado. Ilan kayo magkakapatid? Medyo marami po. I have full siblings and half siblings. So you have four siblings? No, full. May buo and may mga half din. Ah, okay. Okay, sige. So, ibig sabihin, merong ibang anak ang dad mo sa ibang mommy? Yes, but all of us naman magkakapatid are close. Pinakilala niya kami sa lahat and nakapag-bonding kaming lahat. Okay, so you're still with your dad? Your mom and your dad, no, not anymore. Oh no, now I mostly stay with my mom. Pero ngayon independent na eh. Ah, okay. So ilang taong ka na ba, Andrea? 22. My gosh, batang-bata pa. Yun na nga, hindi ka ba tinalakan ng tatay mo at sinabi niya, bakit ka nag-uubat? Actually, gulat na gulat talaga siya. As in, paglabas ng project ko, may long message yan sa akin na text, sobrang haba. Tapos, yun nga, pinapalipad niya na akong US. Ay, kayo mag-artista. Huwag na daw akong mag-artista, mag-US na ako. Bakit daw? Kasi, siyempre, given na yun yung tatay na ayaw na nakikita ang anak nilang na nakahubad, nakikipaglampungan sa iba-ibang mga lalaki. Do trabaho lang naman ito, di ba? Mm-mm. I think kasi my dad was very supportive naman with showbiz. Pero hindi talaga sa sobrang pagpapasexy. Lagi niya naman kasi sabi, hindi ko naman, it's not like I don't have a choice daw, ganyan. Mas gusto niya, actually yung path kasi na tinitake ko prior to showbiz, mag-diplomacy dapat ako, diplomat or law. Yun yung gusto talaga ng dad ko. Tapos bigla akong nag-Viva Max. Hindi naman to pag-rebelde, Andrea. Oh no, not at all. I feel like if anything, this is growth. Ito yung as in made me a better person, made me a stronger person. Oh, okay. At least, di ba na-overcome mo yung fear mo o yung anong patawag dito, yung pagkamahiyain mo, 'di ba? Kung meron ka mang conscious sa iyong ano, 'di ba? Sa iyong katawan, sa iyong personality, at least na overcome mo. Totoo. Yan talaga pinaka natutunan ko dito. Teka muna, saan ka humuhugot ng lakas ng loob sa paghuhubad? As in, yun, sige, susunod. Actually, bago pa mag-Viva, nagpapasexy na ako talaga sa Instagram. Pero puro bikini pics lang, ganyan. Bikini pics or onting lingerie. Tapos, nung in-offer sa akin yung Viva Max, sabi ko, opo, willing ako magpasexy. Tapos parang sabi, magpapakita daw ng utong. Sabi ko, utong po? Sabi ko po, sige, wag na. Sabi ko, hindi ko kaya. Pero parang pinag-isipan ko nang matagal. Tapos may naging friend ako eh, pinakilala sa akin ni Kuya John, si Angeli Kang. Siya yung pinakilala. Pinakilala sa akin ni Kuya John. Tapos humingi ako ng payo as someone na isa siya sa mga unang batch ngayon. Humingi ako ng mga payo sa kanya na worth it ba? Hinusugahan ka ba ng tao? Masira ba yung image ko? Paano future ko ganyan? Tapos siya yung nagbigay sa akin ng mga payo at nakampante ako. Hindi naman nakampante. My heart was at ease na, okay, mm-hmm. It's not as bad as everyone thinks. So yun, bumalik na ako kay La Boss, tapos sabi ko, sige po, game na, maghuhubad na ako. Yun po. Okay, pag-usapan natin tong pabuya, no? First time with Diego Loizaga. Pag-usapan naman natin si Diego Loizaga. Ate ka muna, bago pala yan, ano pala ang role mo dito sa pelikulang to? At ano ba yung parang pinaka-gist or pinaka-synopsis nitong pelikulang ito? Kasi nakita naman natin sa trailer na parang nasuot sa isang deal itong si or sa problema itong si Diego, and then hinahabol siya ng mga gustong pumatay sa kanya. And ano ang naging kaugnayan mo kay Diego? My character, actually, ako yung jowa ng kalaban ni Diego dyan. Sobrang, surprise ang character ko kasi mababaliw silang lahat. Talaga? Hindi kakayanan ng taong Andrea Garcia sa pabuya. Kaya, walang pasilip kasi mambubulabog tayo sa pabuya.
Ah, gano'n. So, itong mga ito nagsasayaw na to, hindi ikaw. No, ano yan. I think mga strippers sila sa club. Pero yung character ko, yung kalaban ni Diego, which is si Gian Arroyo, ayun, girlfriend niya ako sa film na yan. So, hindi ko siya kakampo dyan. Kalaban pa rin siya. Si Gian or si Diego? Kalaban si Diego. Jowa ko si Gian. Oo. Okay, okay. Konting ano lang, konting patikim lang. Ano sinasabi mo kanyang pasabog or something magugulat na eto ba may kinalaman sa paghuhubad or may kinalaman ba to sa iyong character? Ano ba? May mga revelation ba dito? Di ba parang ganon? Kung tungkol ba sa film or sa film. Pagsisexy? Ano sa film at saka pagsisexy? Sa film, interesting tong character na to. Kasi nakaiba siya. Nakakaaliw kasi ano yan, binild naman yan nila direct. Alam mo yung 50 Shades of Grey? Oo. Yun lang. Yun lang yung hint ko. Grabe, nakakaloka. Ganon ka-erotic yan. Very erotic, very BDSM. Ano ba yung BDSM? Buduism. Bondage, dominance, submission, and I forgot eh. Parang ganon. Ano ba ibig sabihin ng BDSM? Ibig sabihin nun. Oo nga. Wala akong alam dyan. Sinabi ko tuloy, Buduism. Hindi na pagtatawala na ako ganon. Ating... Basta anything... In short, anything goes. So lahat go. Gagamit ng mga kung ano-anong mga props para... All for the spirit of sexual satisfaction. Tama ba yes, tayo? Yes, and makikita dyan na pain is pleasure. Ay, may ganun ka ba? Mas better ba yung pain is pleasure? But gusto mo rin ng mga BDSM? Have you ever tried it? Maybe. Yes, I have. You have? I have. Well, you already did? Have you done? I have. Maraming field ang BDSM eh. May mga rope tying, mga ganyan. May mga hitting or may mga sensual din naman. Pero na-explore na ni Andre Garcia yan. Si Andre Garcia. At talaga, in real life, na-explore ni Andre Garcia. Ano yung pinaka, ano mo doon? Pinaka, pinaka malala dun sa BDSM? Andrea? Hello, nawala si Andrea. Naku, ang ganda rin po sana ating topic. Ayun, naglalag si Andrea, nawala siya. Kasi wala akong alam sa ganyan. Napanood ko yung 50 Shades of Grey. Yeah. Pero nabitin ako dun sa mga eksena ng 50 Shades of Grey. Yun, ano yung pinakamalalang BDSM or pain for pleasure na nagawa mo na sa tanang buhay mo? Sa tanang buhay ko or sa film? Sa tanang buhay muna. Kasi yung sa film, umaano ka eh. Umaarte ka eh. Hindi mo kumagay yung character. For the viewers, para alam ng viewers, kung ano man yung ginawa sa akin sa film, hindi na namin inarte yun. Pinatotohanan ko na. Hay! Totoo, hinampas-hampas ka ng ano, tinali-tali ka ng bonggang-bongga. Yes. Teka muna, Andrea. Pero hindi, mag-ano tayo dun sa sinabi mo na you have. Alin doon ang nagawa mo na sa tunay na buhay bilang si Andrea Garcia? Maraming nagawa sa film eh. So pag napanood nila yon, lahat ng ginawa namin doon, nagawa ko na. Ay, totoo sa totoo to sa boyfriend mo, Andrea? Boyfriend, ex, so single. O sa ex? Sa ex ko. Totoo, ano yung pinaka-pleasure doon, Andrea? Anong hindi sa anong wala akong makita kasi point na, di ba nakaka-distract yun na kapag ka nahihirapan ka, nasasaktan ka, hindi ka may bigay yung best mo. Yung pleasure akin, na gusto mo, yung satisfaction. Ako kasi ano eh, I'm a very submissive person. So mahilig akong ano, may nagko-control sa akin. Kahit in bed. Ganon. So kumbaga, yung pag-control niya sa akin, o yung pain, masarap siya, pero kasi BDSM is more in the brain, more intellectual kaysa sa physical lang. Oo.
Kaya hindi siya para sa lahat. Kaya naman pala. Pero, playing vibrator. Playing vibrator. Ayoko ng vibrator. Dildo pwede. Ah, dildo. Ako nga pala. Sorry, yun na palang ang ano nun. O hindi, may mga babae naman na gusto vibrator, may mga babae gusto dildo. Ano, choose your poison. Ano pa yung dildo tsaka vibrator? Para sa akin, iba yun eh. Ah, talaga? Ano yan? Kasi di ba ang vibrator is yung nanginginig. Yes, yes. Tapos yung dildo is yung mukha lang, ano, mukhang titi. Ah, okay, okay, okay. Okay, dito sa ano, dito sa character mo sa pelikulang ito, na-enjoy mo talaga, lalo doon sa sexual scene ninyo, na merong BDSM. Yes, super. Very. So, Andrea, gusto ko lang malaman kung naka-plaster ka ba while doing it, or kasi sabi mo, pakita ka ng uto. And yung partner mo na si Gian, naka-plaster din ba siya dito? O meron ka bang apprehension na dapat naka-plaster yung iyong partner o hindi na, gagawin na natin to, gawin natin parang totoo, basta as long as walang penetration, inikit mo yung titi mo sa akin, okay lang, di ba? Ano, si Giyad, ayan, Giyad Arroyo, yun yung partner Giyad. Ko. Ano, yeah, ano, we're friends prior to the film, so nagkatrabaho na kami sa High on Sex, kaya nung nag-work kami dito, komportable na kami sa isa't isa, kasi close naman talaga kami as friends. Pero, as mandatory, kasi sobrang daming tao sa set, nag-plaster pa rin naman kami. Pero, if ever naman in the future, wapakels, basta huwag mo ipasok. Ah, talaga okay lang sa'yo. Hindi, kasi minsan kasi, nahihirapan talaga ang mga director. Nahihirapan ang mga editor, nai-edit yung part na nakikita yung plaster. Diba? Ang pangit kasi sa pelikula. Pero ikaw, game ka. Game ka in the future. Para katulad ni Ava Mendez. Na, nangyari na yan sa akin, actually. May project ako, palabas ata this month or next month, with Direk Brillante Mendoza. Ayaw kasi ni Direk, mahirap nga sa editing yung, ano, yung plaster. So sabi ni Direk, either wag mag-plaster, or kasing liit ng band-aid, yung pinakamanilang yung tatakpan. Oo. E di yung ginawa ko, so yung pinakamanilang tinakpan. Ah, ganun. Band-aid talaga. As in, band-aid lang. Ganun lang talaga. Lumaban ako. Buti hindi natanggal yon, no, Andrea? Kasi alam mo naman ang band-aid, di ba? Natatanggal minsan. Ayun nga eh. Pero okay, buti naman madikit. Madikit talaga. Hindi, pero ikaw, in the future, okay lang sa'yo na hindi na mag-plaster. Actually, sabi ko nga, pag dumating yung time na may launching film ako na ako lang, doon nila makikita ang pinaka-daring na Andrea Garcia. Wow! Bongga naman itong bruhang ito. Kakaloka. Uy, teka muna. Meron ka bang eksena with Diego Loizaga? Nagkaroon ka ba ng sexual scene kay Diego? Wala. Wala akong sexual scene kay Diego. Pero hindi ka ba nang hinaya? Nice. He's a friend. Ha? Friend ko naman si Diego. Tropa lang tingin ko. So, okay lang. Hindi ka, I mean, ito nga 'di ba ang ganda ng ang gwapo ni Diego, tapos ang ano niya, ang borta-borta niya 'di ba, macho. Somehow hindi ka ba nang hinayang na hindi man lamang kayo nagkaroon ng parang intimate scene at hindi mo na pizzarahan yung ganda ng katawan niya at lalasahan ang husay niya sa paghalik. Ano, hindi kasi Diego, super friend lang. Mabait yan si Diego. Pero ako kasi hindi ako mahilig sa borta. Gusto ko yung dad bod. Ah, talaga? Parang si Rob Kinto. Gusto ko walang abs. Tapos gusto ko nerd. As in, dork. Gusto ko yung matalino. Yung hindi lumalabas, di umiinom, di nagyos. Ganun lang gusto ko. Yung mabait na mabait. O ayaw mo na mga katulad ni Diego na parang outgoing, palabarkada, palagi nag-out of town, umiinom. Kasi ano eh, ganun yung ex ko eh. Tapos wala na, parang grabe na trust issues ko sa mga pogi. Ayoko na ng pogi, bigay niya na sa akin yung pangit. Totoo, mas gusto mo ng pangit? Ay, hindi naman pangit, pero ano, ayoko na sa yung mga tawag doon? Mga poging lalaki. Yung mga sikat, ayoko na ng mga cool boys, ayoko na ng mga cool na lalaki.
Oo, tsaka yung mga yung tipong kapag kasama mo, agaw attention, hindi ba? Okay naman kahit pogi. Basta, ano, hindi niya feel. Pag nanasaan ng iba. Hindi, okay lang kahit pag nasaan siya ng iba. Gusto ko yung pogi pero hindi niya alam na pogi siya. Ah, okay. Ay, may mga ganong nerd. Meron. Pero, teka muna, Andre, bakit tayo pumunta kay Gian? Yes. Sabi lang, ang mga nerd daw, yung mga tinatawag dad bod, hindi naman daw magaling sa sex. Mga boring tuturuan pa kasi nga wala nga silang masyadong alam. Ay, hindi totoo yan. In my experience, ang mga taong mabait in public, wild in bed. Totoo. Yes. Yung hindi sila mahilig sa mga party-party na nasa bahay lang, mas wild sila. Feel ko kasi parang yun lang yung pinaka-bisyo nila. Kaya gusto ko na mabait kasi ako lang yung bisyo nila. Ay. Paano sila naging wild, Andrea, based on your experience? Ano, mas open-minded sila kasi di ba matalino sila. So parang mas nag-explore sila. Ay, talaga? Naku, pinirahan ako ng ganun, mga nerd. Kahit mukhang talakito, okay lang, charot. Oo, promise. I swear. Nakailang jowa ka na ba ng ganun, may pagka-nerd? Ano pa lang, tatlo pa lang naging jowa ko. Isa nung high school, tapos dalawa after. Tapos sabi mo? Yung sa high school, ayun, ano, pogi, crush ng bayan, matangkad, borta. Ay, sakit sa ulo. Yung dalawa pagkatapos nun, yan, mga nerd na lang. Mga tahimik ang buhay. Oo, tsaka. Teka, pag-usapan naman natin si Jiad. Kung okay. Si Jiad ba, anong itsura? Anong itsura ng katawan niya? Yummy ba siya? Napitsirahan mo ba kung ducks ba o hindi? Parang ducks naman si Gia. Based on his plaster. Pero medyo malaki din katawan ni Gia. Medyo, ano ba tawag dun? Medyo borta, pero wala siyang abs. Wala siyang abs. So, mas ganun yung ano ko, mga type ko, yung mga walang abs. Pero mas, on the, ano ba yung tawag sa, malaking nga physique? Yung physique niya, bigger. Ganon. Uy, Jiad, di ko sinasabi mo taba ka. Baka magalit. Moreno si Jiad. Ayaw mo ng moreno or mas bet pa. Moreno, chinito, or medyo Caucasian, maputi. Ano ba? Pinaka-type ko, mga ganon yung mga, si Jiad medyo Arabic din. Pero ganon mga type ko, mga Arabic, yung mga... Ay, mga ducks. Yung type itsura. Ng mga ducks. Yung mga matitigas. Ayaw ko ng ducks. Bakit tayo man ng ducks? Masakit-sakit pa eh. Masakit ang ducks? Feel ko kasi baka masikip lang ako. Charot! Oo, sa bagay. Pero sa palagay mo, sino ang mas ducks sa dalawa? Si Diego or si Jiad? Oh my God, hindi ko alam. Sa tingin mo lang ha? Sa tingin mo lang naman. Ano ba size ng mga paa nila? Hindi ko rin alam eh. Pero sa, kasi alam mo sa totoo lang, kasi niniwala ako sa akin ha, yung mga borta kasi, minsan yung pa yung mga maliliit. Yung pa yung mga hindi well-endowed. Yung mga medyo hindi borta, yun pa yung medyo well-endowed. Tapos may tinatawag silang grower. Ay! Hindi nakakala mo maliit, pero pag sumigas ever, bonggang-bongga. Oo, bonggang-bongga. Oo. Yung tatakbuhan mo na, sabi mo, no, I cannot take it anymore. Mga tipong ganun. Ay, lako. Ano, sino ba? Hindi ko alam. Sa tingin mo lang ha, sa tingin mo lang. Pag pinili ko si Gia, aawayin ako ng mga fans ni Diego. Pag pinili ko si Diego, aawayin ako ni Jiad. describe mo na lang, sige, kung ayaw mo, kung hindi mo kaya, i-describe mo na lang sa tingin mo, ang hugis at size nitong dalawang ito, si Diego, pa sa tingin mo? Ang ano ni Diego? Uh-oh. Ano ba? Ano? Ano ba? Payat na mahaba, or matabang punggok, or itong si, yung mga tipong ganon, or etong si Jiad, tawiri, ganon, pero malambot.
mga ganon, or baka ano pa, baka ano ba? Baliko pa or something. Describe ko. Oo, sa tingin mo lang ha. Ano ah, disclaimer, Gia, Diego, huwag kayo magalit. ano ba, kay Diego, mahabang hindi gaano kataba. Mm-hmm. Pero maraming gusto ng ganon ha. Yung naabot yung pinakadulo ng pinaka-kembot nila, di ba? Okay. Yun. Kay Giyad, matabang tamang-tama. Ay, Diyos ko! Oh my God! Pero Andrea, para sa'yo, ano ang size na sakto lang sa mga Filipino women? Or yung preference mo? Kasi sabi mo, ayaw mo ng malaki, masakit. Pero alam mo, akala ko nasa size yan. Nasa performance talaga eh. Kasi okay lang talaga sa akin ang jutes. Pero minsan, parang magugulat ka pa. Talaga? Pero naka-experience ka na ng jutes? Oo. Ay, malungkot. Oo. Pero nag-enjoy ka naman. Oo. Pero ikaw, eto, pag-usapan naman natin si Frankie Russell. Paano mo siya i-describe si Frankie? Hindi ka ba nagkaroon ng girl crush kay Frankie? Hindi ka ba na-intimidate sa lakas ng kanyang... kasi parang nakikita ko sa trailer, parang ganda-ganda, parang pang-beauty queen naman ng drama nitong gandang to, parang ganon. Socialin. Si Frankie, kasabayan ko yan, kabatch ko yan sa workshop ng Viva. Oh, okay. So, nakilala ko na siya bago pa yung pabuya. And napakabait naman kasi yung babae. Mahinhin, tahimik, yung boses niya, babaeng-babae. Oo. Ano naman siya, hindi nakaka-intimidate kasi friendly siya sa mga kinoclose niya. Mm-mm. Pero mukha naman talagang Barbie doll in real life. As in, nakita mo na rin ang katawan niya. Nakita mo na siyang hubot-hubot, hindi pa. Sa trailer ko lang nakita. Ay, may pumasok. Sino yan? Aha! Ay, teka mo na. May iniiwasan. Can I have latte? Ayan, Andrea, sino yan? Ay, nahuli ako! Sino yan, Andrea? Ano? Friend ko, Char. Charot! Ayan na, ito na! Ay, dala-dala naman palang alaga ninyo. I love you. I love you sa pet or dun sa pumasok? Sa pet, sa dog. Oh, charot! Ay, nako! Teka mo na, Andrea. Andrea, teka mo na. So, yes. Ikaw ba, willing ka bang magkaroon ng sexual scene sa kapwa mo babae? Or nagawa mo na to before? Nagawa na yan ni Andrea Garcia sa High on Sex. Ayaw nga pala, hindi ko sinapanood yung High hindi on okay Sex. Hindi, okay lang. Pero, yes, I'm willing naman. Actually, when it comes to love scenes, sabi ko nga sa interview dati, walang limitasyon ng Andrea Garcia. Taray-taray naman. Andrea, anong vital statistics mo? Ay, eto na, umipasilip ng pisngin ng langit. Ikaw ba to? Yes, vital stats, 38, 24, 36. What? Yes. 38, 24, 36? Oo, actually, ayoko nga panoorin yung pabuya kasi tumaba ako dyan eh. Nagpapayat na ulit ako. Naibalik na ulit ng dati. Yes, balik anindog na ang Andrea Garcia. Andrea, dito sa poster niya, parang nakita ko parang wala kang hair. Eto na yung tanong ko na ito sa mga tiga-ibang tiga-Viva Max eh. Ano yes. ka ba, laser, shave, or plaque, or Brazilian? Laser. Bongga daw talaga ang laser, ano? Sobra, ano siya, parang pagpaulit-ulit mong ginagawa, never ka natutubuan. Parang baby na ulit yung pepe mo. Ay! Edi, nag-i-enjoy ang mga lalaking sumisid dyan, yung mga jowa mo, o yung mga ex mo, o yung current mo ngayon. Current, Char. Oo, enjoy nila. Fresh na fresh. Uy, teka muna, Andrea. Sa totoo, ano sabi ng lola mo sa paghuhubad mo, si Marisa Delgado? My grandma, ano siya, actually supportive siya. Wala siyang negative na nasabi tungkol sa pagpapasexy. Pero lagi lang ako pinapayuan ni grandma kung
anong career path iti-take, anong dapat gawin, anong magandang gawin, or hindi magandang gawin. Ganun lang. Pero sobrang supportive niya. Proud naman siya. Si Avon. Tita Avon. Si Tita Avon medyo, she's a little more conservative. Pero si Tita naman, she's ano supportive sa amin. She believes na we know what's best for us. Mm-hmm. Andrea, ito ang question ko sa'yo. Yes. Sino sa mga artista natin, aside doon sa mga nakasama na, sino sa mga artista ng ngayon na willing kang, Sunesa, willing kang hindi mag-plaster sa pelikula basta magkaroon ka lang ng sexual scene sa kanya? At hindi mo i-require na mag-plaster ito at gusto mong makita ang kanyang Junjun. Uy, grabe! sino just ba? Just for the view lang naman. Kahit Viva or kahit sino? Kahit sino. Huwag naman Viva. Kasi alam naman Viva. Natin na. Oh. Kasi isa lang showbiz crush ko. Sino? Ay, dalawa pala. Si Ian Veneracion at si Marco Gumabaw. So kahit sino sa kanilang dalawa. Ah, bakit si Ian? Kasi dad bod ka nun. Oh, kasi si Ian dahil dad bod. Tapos mukha siyang ano, yung mga karespe-respetong lalaki. Mga ganun. Mm-hmm. Si very, Marco naman. Si Marco naman kasi ang lakas ng dating. Mahilig ako sa Englishero eh. Pati yung, ano, dalang-dalang sarili. Elegant na lalaki. Mahilig ako sa ganun. Eh, borta si Marco eh. Na medyo bad boy ng slight. Ah, okay. Pero, ano siya borta si Marco? Di ba ay mga ng mga ganun? Titikman pero hindi jojowain. Tara! Go tayo dyan. May mga dapat lang, di ba? At least joke lang, Marco. Kahit, oo, at least kahit hindi kanya maluloko kasi natikman mo na, hindi ba? Sino sa dalawang itong napanaginipan mo at nagkaroon ka ng sexual dreams? Kung meron man. Wala pa, pero sana mamayang gabi si Ian Veneracion. Naku, maraming salamat, Andrea Garcia. I love it. Sa susunod, ganun ang gawin natin, ha? Nakabra lang tayo habang nag-ano. Go! Tapos nakaganon lang tayo minsan na. Oo, at go. May fine gawin natin 'yan. Ang sino mang magtatanggal or gagalaw, kunwari gaganon lang, may fine, okay? Okay. I'm excited for that. Ay nako, Andrea, sa totoo lang, nag-enjoy ako and I will support you all the way through. Wow, gaganon. At hope to have you here again sa ating show na talaga namang malakasan. And maraming salamat for this wonderful interview, for this amazing interview. Lahat-lahat na maraming salamat. And please invite our viewers to watch your film. Oh, okay. Hi everyone. This is Andrea Garcia from Viva Max. Please watch out for Pabuya this coming October 7 na. So panoorin niyo 'yan kasi ibang Andrea Garcia ang makikita niyo diyan. Please also watch out for Alapaap by Direk Brillante and Secrets of a Nymph. Malapit na 'yan sa Viva Max. Thank you. And this is directed by Direk Philip Giordano. Okay, maraming salamat. Uy, i-plug na rin ang mga social media accounts mo para at least ma-follow kanila. Ayan, sige, kasi nawala yung Instagram ko kasi masyado daw sexy. Totoo. Gumawa lang akong bago ulit last weekend. Pero yun nga, please follow my social media accounts. Andrea Garcia, my Facebook page, and andreagarcia.x on Instagram. Ayun, maraming salamat. At ako naman po, Ray Pumaloy, sa lahat ng aking social media, FB, Instagram, sa YouTube channel, and dun lang po sa Twitter na may underscore. Hindi ko na alam. Ray_Pumaloy yate or whatsoever. Anyways, thank you again, Pabuya, this October 7. At Viva Max, please watch this malakasan film. Of course, starring Diego Loizaga, Frank Russell, with Andre Garcia and Gia. Maraming salamat, Moises Fernandez and Viva Adprom. Maraming salamat, Viva Films. Okay, so nakita nyo naman ang aming chikahan ni Andrea. Di ba, super gay talagang itong aming, ang aming guest na to na talaga naman hindi lang loaded sa kagandahan, loaded sa kaseksyan. 38, 24, 36. Oh, sorry. Oh, di ba? All natural. All natural, walang pinagawa. Walang halong kemikal. Correct.
at loaded din siya sa pagiging witty, sa pagiging intelihente, at sa pagiging liberated on the side na hindi naman siya nakaka... It's all fun lang naman, di ba? Yes. Totoo. Tama. Okay, keep on watching our show. Dito po, kung saan walang atraso sa telly sa Chika Supergaling. And this is your host, Ray Fresh Pumaloy. I'm Abantel Liling! Bye, girl! See you soon! See you soon!